Ito mga ka-ego, para po ito sa mga incoming criminology fourth year. Mga fourth year in mga incoming fourth year criminology students. Pero pag ikaw po ay hindi naman incoming fourth year students, for example, incoming third year or magiging second year ka na, para din naman sa iyo yung video na ito para magkaroon ka ng tinatawag na advanced information, kumbaga, para alam mo po ang gagawin mo din pag magiging fourth year ka. Okay? So, una muna sa lahat, sa mga incoming fourth year na nanonood, you have my initial congratulations kasi mag-fourth year na kayo, na which is the last stage of your college life. Kaya good luck! At ito nga, naghanda ako ng limang bagay na dapat ninyong tandaan. Gagawin man or hindi dapat gamin. Basta limang bagay ito na kailangan ninyong tandaan kapag po ikaw ay papasok na bilang fourth year criminology students. Samahan nyo ako hanggang dulo kasi yung panglima po, importante ito. Kasi kung hindi nyo gawin yung panglima, hindi nyo na magagawa yung 1 to 4. Okay? Kaya, ito na. Ang unang-unang bagay na kailangan nyong tandaan kapag po ay papasok ka na sa fourth year level, ay kailangan mo pong tandaan na ito po yung busiest year level sa college life mo. Bakit? Pag nag fourth year ka na, syempre may research ka na. So alam nyo naman ang research. Kailangan mong mag-research kasi ang research hindi po yan na one week na halimbawa gagawa ka ng research, one week tapos na, two weeks tapos na. So it takes months po yan, more than one month. Kasi mag-research ka sa internet, mga related literature, related studies, etc. etc. So yan po ang isang dahilan kung bakit sinasabi ko na marami po kayong gagawin pag fourth year. Magiging busy po kayo sa paggawa ng research ninyo. Siyempre aside from those yung mga requirements nyo pa sa ibang subjects sa BS Criminology. So number two reason bakit sinasabi ko na busiest ang fourth year ninyo is may OJT pa kayo. Okay? Kasi ang OJT nga, madedeploy po kayo sa mga government agencies, especially yung tri-bureaus, BFP, PNP, and PGMP. Siyempre, pag andun kayo, may mga ipapagawa yung mga bumbero natin, yung mga police natin, yung mga jail officer natin. Okay? So, yan lamang yung dalawa na yan, yan lang yung mga dahilan, kasi marami pa. Kung bakit ko sinasabing fourth year level ay napaka-busy po ninyo. Unlike yung third year ka pa, second year ka pa. Kasi ang ginagawa lang naman sa third year, yung mga lower years is gumawa na assignments or project, etc. Hindi tulad ng fourth year na may thesis kayo. May OJT kayo. So una, kailangan mo yung tandaan na magiging busy ka. Okay? Pangalawa mga kaigo na bagay na kailangan mong tandaan pag incoming fourth year ka is kailangan mo pong ipasok sa isip mo na pag fourth year ka, ito yung pinakamagastos na year level. Okay? Bakit? Related po ito sa naunang-una na bagay. Kasi nga, meron kayong research. Ano ba ang kailangan mo pag nag-research ka? Siyempre, pambayad sa internet. Okay? Andun pa yung bayad sa manuscript mo. Pag nag-defend kayo, meron pang defense fee. Okay? Yung ibang school, dalawang beses magde-defense. Majority, tatlong beses. So, tatlong beses yung defense fees. Meron pang pagbayad sa advisor mo. Meron pang pagbayad sa mga yung editor mo, etc. and the likes. Okay? Ngayon, gagastos ka pa pag ang yung respondents mo is outside the schools. Okay? So, yun pa yung mga paggagastusan mo na hindi mo naman gastos noong third year ka or second year ka. Okay? Ngayon, natapos na yung thesis mo, siyempre ipa-hardbound mo pa yan. May bayad pa yan. Especially kung ilang copies pa yan. Okay? So yan ang isang dahilan. Ngayon, ang pangalawang dahilan naman, bakit sinasabi ko na pinakamagastos, siyempre yung OJT ninyo. Madedeploy kayo, may pamasahe, pambayad pa sa pagkain ninyo. So talagang magagastusan ko kayo. Magagastusan kayo. Ngayon, ano ba yung dahilan? Bakit ko sinasabing na ang fourth year is busiest at ang fourth year is pinakamagastos para ma-prepare nyo po ang mga utak ninyo. Para hindi po kayo ma-shock na, ay, ganito pala ang fourth year.
para paghandaan ninyo. The main point is, bakit ko sinasabi yung dalawang yan, para po paghandaan ninyo na magiging busy kayo, na magastos talaga. Sabihin nyo na magastos ang mga ito. So, always be prepared. Yan po ang dahilan kung bakit sinasabi ang mga yan. Number 3 na dapat nyong tandaan kapag incoming fourth year ka is, yung fourth year na ito, ito po yung deciding year level. Ito po yung deciding moment na magde-decide ka kung anong profession talaga or agency papasukan mo before ay after graduation. Bakit? Kasi nga, madedeploy na kayo sa different law enforcement agencies doon sa labas. Okay? Ngayon, may mga school na kung na-deploy ka sa PNP, doon ka lang during the duration of the OJT. Okay, sa amin kasi, and other schools, meron pong rotation. Okay, 1 month sa BFP, 1 month sa BGMP, 1 month sa PNP, mga ganyan, malalaman mo talaga kung anong trabaho ang gusto mo. Okay, kasi halimbawa, pangarap mong maging pulis. Ngayon, na-deploy ka sa pulis, nakita mo yung ginagawa ng pulis, abay, ayaw mo pala ng ganon. Same with nag-apply ka sa BFP, ayaw mo pala ng ganon. At yung hindi mo pinangarap na BGMP, napunta ka doon, gusto mo pala yung ginagawa doon. Okay? So, ang fourth year level, mga kaigo, is dito yung deciding moment kung anong profession ang papasukan mo after graduation. So, mag-decide na kayo habang nasa fourth year pa kayo. Hindi yung mag-decide ka pa lang, yung mga palaging sinasabi na kung ano ang mauna. Kung mauna ang PNP, edo yun. Kung mauna ang BFP, mag-decide na po kayo ngayon. Ang pang-apat na bagay na dapat mong tandaan kapag po ikaw ay incoming fourth year criminology students ay kailangan mo pong tandaan na this is now the final stage of your college life. Bakit? Bakit ko sinasabi na final na ino? Final na ito. So, kunin ko yung explanation ko sa mga games. Diba, pag first level, madali, pasa na yan. Second level, hanggang third level, hanggang ano ba ang pinakamahirap na level sa mga games? Diba? Ang pinakamahirap is final level. Kasi andun yun ng boss. Andun na yung final villain na kailangan mong talunin para matapos mo talaga yung games na yan. Ganyan po sa pag-aaral sa criminology. Ang fourth year po, dyan na nagsisibil yung final stage. Andyan na yung final villain ninyo para kayo ay maging isang criminology graduate. Okay? So, kailangan na isipin ninyo na mahirap ang fourth year para paghandaan ninyo. Okay? Okay naman na isipin ninyo, hindi naman mahirap. Eh, pero, punta tayo sa realidad na talagang ang fourth year, final stage yan, mahirap talaga. Kaya kailangan mong paghandaan yung final stage ng pagiging estudyante. Kasi marami kang gagawin talaga sa fourth year level. At ito yung panglima na sinasabi ko na for me, the most important among the sinabi ko na mga bagay, among the lima. So ang panglima nga kaigo is please maintain your motivation. Okay? Kasi pag fourth year kayo, dahil po sa marami kayong ginagawa, marami kayong paggagastusan, andyan pa ang deadline, andyan pa ang pressure ng teacher, pressure ng kaibigan, magulang, everything, baka po nawawalan kayo ng pag-asa. Sabi nyo, hindi ko na ito itutuloy. Okay? Andyan na nga kayo sa final stage. Kaya please continue whatever happens. Ang hirap po kasing i-maintain ang motivation. O, tingnan ninyo. Noong malapit kang mag-fourth year ka na, excited ka, di ba? The motivation is high. Pero habang nag-aaral ka bilang fourth year, yung motivation mo pa ganyan na. So please, dapat ang motivation nyo is straight or pataas. Dapat yung motivation, excitement. Ano ba ang motivation? Ito yung why mo. Bakit ba kailangan mong matapos? Yan ang palaging tandaan mo, yung why. Kasi may mga fourth year na naging estudyante ako na minsan nawawala ng pag-asa dahil siguro sa gastos, sa unsupportive environment, please maintain your motivation. Okay? Kahit sinasabi ko pa na kahit pamagaling ka,
Okay? You know how to handle problems. You know how to make research. You know how to earn money. Pero wala kayong motivation. Ang motivation kasi, that is your desire to do something. Okay? Sabi nga ng isa nating kape, para kanino ka bumabangon. So, there's a meaning to that kasi. Okay? So, ang panglima mga kaigo, please maintain your motivation. Okay? Kasi yan ang nagsisilbing gasolina ninyo sa pagsubok na yan. Dala ng pagiging fourth year ninyo. So, yun lang mga kaigo. Marami pang mga bagay na kailangan nyong malaman pag kayo ay fourth year na. Pero yan yung alam kong lima na paghandaan ninyo. Especially yung mga marami kayong gagawin. Especially yung motivation.